Unang hakbang sa pagbasa para sa unang baitang. Balikan muna natin ang unang aralin. Tingnan natin kung talagang nalaman nyo na ang patinig. A. E. I. O. U. E. A. U. I. O. U. I. O. E. A. Ngayon naman para sa ating pangalawang aralin, pag-aaralan natin ang pagpapantig. Kailangan pa rin nating malaman ang patinig. Dadagdagan natin ang katinig sa unahan. Pero bago yon, sasabihin muna natin ang tunog ng bawat letra. At pagsasamahin natin ang katinig at patinig. A, E, I, O, U, B, A. Pag pinagsama, ba, katunog ng unang pantig sa salitang baso. Ba, ba, e, b, b, i, b, o, bo, b, u, bu. Balikan natin. Ba, be, bo, bu, d, a, da. Katunog ng unang pantig sa salitang daga. Da, daga. D, e, de, d, i, d, d, o, do, d, u, du. Balikan ulit natin. Da, de, di, do, du. Tandaan nyo ang unang pantig na salitang daga para sa da. Da, de, di, do, du. Balikan natin. A, e, i, o, u. G, a, g. Katunog ng unang pantig sa salitang gagamba. G, gagamba. G, e, g, g, i, gi, g, o, go, g, u, gu. Balikan natin. Ga, ge, gi, go, gu. A, ha. Tandaan nyo, pag letrang H, ang tunog ay ha, para may hangin lang. Ha. Okay.
Katunog ng salitang hari. Ha, hari. E, he. I, hi. O, ho. U, hu. Balikan natin. Ha, he, hi, ho, hu. Para sa susunod, letrang J. Dalawa ang tunog nito. Ang tunog ay ch at h. Katunog ng ch ang jam. Kapag h, katunog ng letrang H ay kapag ang salita o pangalan ay Jose o kaya Juan. Letrang J yon pero ang tunog ay letrang H. Ngayon, ang gagamitin ko ay yung ch na tunog. Okay? Ch. A. Jam. Jam. Ulitin ko. Ch. A. Ja. Ang katunog ay jam. J. E. J. J. I, G, J, O, Jo, Č, U, Ju. Balikan natin. Ja, J, G, Jo, Ju. Okay, ang sumunod naman ay letrang K. Ang tunog ay K. K. Okay. K. A. Ka. Ang tunog ay katunog ng unang pantig na kamay. Kamay. K. E. Ke. K. I. Ki. K. O. Ko. U, ku. Balikan natin ang tunog ng letrang K at ang mga patinig. Ka, ke, ki, ko, ku. Sumunod. Ang letrang L, ang tunog ay L. Yung nakataas ang inyong dila. L. L at A. La. Kasintunog ng unang pantig sa salitang lapis. La. L. E. Le. L. I. Li. L, O, Lo. L, U, Lu. Balikan natin. Tandaan yung lapis, ha? La, Le, Li, Lo, Lu. Sumunod naman ay letrang M. Ang tunog ay M. Tunog ng parang masarap na manok. Mmm! A. Ma. Kasing tunog din siya ng mais. Ma. Unang pantig sa salitang mais. Ma. Mmm. E. Me. Mmm. I. Mi. Mmm. O, mo. M, u, mu. Tandaan ha, ma, me, mi,
Mo, mu. Sumunod ay letrang N. Ang tunog ay parang nakangiti ng konti. A, na. Kasintunog ng sasalitang nanay. Unang pantig sa salitang nanay. Tandaan natin kapag na, una nating maisip ang ating nanay. E, ne. I, ni. O, no. U, nu. Balikan natin. Na, katunog sa salitang nanay. Na, ne, ni, no, nu. Sumunod, letrang P. Ang tunog ay p, p. A, pa. P. Katunog ng salitang payong. P. E, p. P. I, p. P. O, po. P. U, pu. Tandaan nyo ang payong. Pa, pe, pi, po, pu. Okay? Sumunod naman ay ang letrang R. Ang tunog niyan ay parang, yung parang tumutunog na motorsiklo. Pero mahirap eh. Mahirapan ako dyan. Ang tunog ay rrrr, ra. Rrr, ganun. Rrr, minsan, rrr, ganun na lang. Okay? Rrr, ah, ra. Okay, katunog ay radyo. Ra, ra, radyo. Sumunod, rrr, e, re. Okay, para nagbabibrate yung dila mo. Rrr, i, ri, r, o, ru, ay ro, sorry, ro, r, u, ru. Okay, ra, re, ri, ro, ru. Okay, sumunod naman ay letrang S. Ang tunog ay parang tunog ng ahas. Okay. A, sa. Katunog niya yung sa unang pantig na salitang saging. E, se. I, si. O, so. U, su. Balikan natin, ulitin natin. Sa, para sa saging. Sa, se, si, so, su. Okay. Letrang T. T. Ganun ang tunog niya. T. A, ta. Katunog ng salitang tasa. Unang pantig ng salitang tasa. Ta. T. E, te. T. I, ti. T. O, to. T. U, tu. Okay, ulitin natin. Tasa. Ta, o ta, te, ti, to, tu. Ulitin natin yung may tunog na ti. Ta,
te, ti, to, tu. Okay. Sumunod, letrang W. Ang tunog ay wa, wa. A, wa, wa. Katunog ng salitang walis. Unang pantig sa salitang walis, wa. Wa, o, wa. E, we, wa. I, we, wa. O, wo, wa. U, wu. Balikan natin ang tunog ng wa, we, wi, wo, wu. Sumunod ay letrang y. Y. A. Katunog sa salita, unang pantig na salitang yapak. Ya. Yung yapak, nakayapak siya, walang suot na chinelas, nakayapak. O yung footprint. Yapak. Ya. I. E. Ye. Y. I. Yi. Y. O. Yo. Y. U. Yu. Balikan natin. Ya. Para sa salitang yapak, katunog ng salitang yapak sa unang pantig ng salita ay ya, yapak. Ye, yi, yo, yu. Ulit, ya, ye, yi, yo, yu. Letrang Z, ang tunog ay z, parang sa bubuyog. Z. Okay? Katunog ng zipper. Z. Zipper. Z. A. Za. Z. E. Ze. Z. I. Z. Z. O. Zo. Z. U. Zu. Balikan natin ang tunog ng unang pantig. Za, ze, zi, zo, zu. Para sa gawain natin, tingnan natin kung talaga naintindihan nyo ang pagpapantig, pagpinagsama ang katinig at patinig. Para sa gawain isa, piliin ang angkop na nawawalang pantig. Bilang isa, patlang yo. Ano ba yan? Yan ay isang yoyo. Asan kaya ang nawawalan pantig na yo para sa yoyo? Yan ba ay ya, yi, yo? Bilang dalawa, ito ay isang manika. Patlang nika. Ano ang nawawalang pantig? Unang pantig, la, ma, o na. Sumunod na bilang. Bilang tatlo. Yan ay bisikleta. Patlang sikleta. Yan ba ay? Ang nawawala ba dyan ay B, D, o R? Pang-apat, patlang la. Yan ay bola. Anong nawawalang pantig? Unang pantig ng salitang bola. Yan ba ay ro, bo, o lo? Para sa bilang lima, patlang bot. Yan ay isang robot. Ano ang unang pantig sa salitang robot? Bo, so, oro. Okay.
Tingnan nga natin kung tama ang sagot ninyo. Okay, para sa unang bilang, yan ay yo. Yo-yo. Tama ba ang sagot mo? Oh, very good. Para sa pangalawang bilang, patlang nika. Ang nawawalang pantig ay, yan ba ay la, ma o na? Ang tamang sagot ay ma, manika. Tama ka rin ba? Oh, very good. Okay, bilang tatlo. Okay, bisikleta. Ganyan din ba ang sagot mo? Very good. B. Sumunod, batlang la. Ro, bo, o lo. Para sa bola, alin dyan ang bo? Ro, bo, o lo. Okay, ganyan ba ang sagot mo? Tama ka rin ba? Very good. Okay, bilang lima, patlang bot. Anong ilalagay natin sa unang pantig? Bo, so, o ro. Ang tamang sagot ay ro. Para sa robot. Nakatama ka ba sa ating unang gawain? Oh, very good naman. Oh, meron pa akong susunod na gawain para sa iyo. Gawain dalawa. Piliin ang larawan na nagpapakita ng unang pantig na nasa kaliwa. Isulat ang letra ng tamang sagot. Okay, bilang isa, ma. Alin dyan ang merong ma na pantig? A. Yan ay saging. O B. Mais. Alin ang may unang pantig na ma? A. Saging. B. Mais. Okay. Bilang dalawa. Ja. Ja. Okay. A. Jam. O B. Ham. A. O B. Okay. Bilang tatlo. Ba. Ba. A. Bayabas. O B. Bibingka. Yung bibingka, yung kinakain natin tuwing Pasko. Insan, wala pang Pasko, meron na nagtitinda ng bibingka. Pero kalimitan, madami nagbebenta ng bibingka kapag malapit na ang Pasko. Tuwing may simbang gabi. Okay? Bilang tatlo, ba? A, bayabas. B, bibingka. Bilang apat, ka. A, kamyas. B, lansones. A o B? A, kamyas o B, lansones? Yung kamyas yung maasim pag kinain mo. Pero pag kulay berde siya, pwede mo nang kainin yan. Pakaasim yan. O, ka. A, kamyas. B, lansones. Bilang lima, P. A, papaya. B, pinya. A o B? Okay, tingnan natin ang sagot. Bilang isa, ano dyan ang may unang pantig na ma? A, saging o B, mais? Anong sagot mo? Anong letra ang sagot mo? Okay. Ang tamang sagot ay letrang B, mais. Bilang dalawa, J. A, jam. B, ham. A o B? Anong letra naman yung sagot mo ngayon? A o B? Okay, tingnan nga natin kung nakatama ka ulit. Ang tamang sagot ay letrang A, jam. Okay, bilang tatlo, ba? A, bayabas. B, bibingka. A o B? Alin ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang A, bayabas. Okay, bilang apat. Ay,
Bilang apat ka. A. Kamyas. B. Lansones. Ang tamang sagot, nakita na. A. Kamyas. Bilang lima. P. A. Papaya. B. Pinya. A o B? Ang tamang sagot ay letrang B. Pinya. Okay. Para sa ating gawain tatlo, isulat ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita. Ayan yung mga larawan natin. Okay. Bilang isa, yan ay mani. Patlang, ni. Bilang dalawa, yan ay sitaw. Patlang, tao. Bilang tatlo, yan ay repolyo. Patlang, polyo. Bilang apat, kalabasa. Patlang, labasa. Bilang lima, labanos. Patlang, banos. Okay, tingnan naman natin kung tama yung sagot mo. Bilang isa, ma, mani. Tama ka ba? Very good. Bilang dalawa, si, sitaw. Okay, very good. Bilang tatlo, re, repolyo. Nakatama ka ba ulit? Magaling. Bilang apat, kalabasa. Ka. Tama ka ba ulit? Very good. Bilang lima, labanos. La, labanos. Okay?